Maulan pa nga ang panahon, at naka-tricycle kami dito dahil pupunta kami kina mama ngayon. Sarado na rin kasi ang tindahan namin at wala namang magawa sa bahay, kaya naisipan namin na mamasyal na lang kami dito. Pagdating nga namin dito, nadatnan namin silang nagro-rosaryo. Araw-araw nga kasi silang nagro-rosaryo dito, at syempre pumasok na kami dyan para magkisali na rin kami. Pagkatapos nga namin dyan, ay tinanong ko naman kung anong ulam nila dahil makikikain sana kami. Saksiw nga daw na tilapia ang ulam nila, pero hindi naman yung kinakain ng anak ko, kaya inaya ko na lang silang kumain sa labas. Sumama nga dyan sina mama at tatay sa amin, at ang kuya ko naman ay naiwan dahil magbabantay pa siya ng tindahan. Dito nga kami nagpunta dahil balita ko ay mura lang ang pagkain nila dito. Dito nga lang yan sa Cabarens Chicken in Asala, matatagpuan mo sa Purok 3 ng Barangay Kakuto. Makikita mo na nga kagad ang menu nila dito, and for as low as 65 pesos lang ay pwede ka na dito makakain. Mag-add 20 pesos ka nga lang kung gusto mo mag-unli ride. Pinapili ko na nga sila dyan kung ano bang gusto nilang kainin, at nag-order na rin ako dyan. Pork tempo naman ang napili ko dyan dahil sawa na ako sa kakamarok sa bahay. Diyos ko, ditak na mo, mangyebon na ako. Chari, gusto sanang i-try ni mama ang dahil na bangus, kaso nga lang wala nang available at ubus na nga. Tinanong ko na nga rin sila dyan kung gusto ba nilang mag-unli rice, at ang tatay ko lang ang umuo. At heto nga pala ang unli soup nila dito, nakasalukoy nilang niluluto. Masok na nga rin kami dyan para maghanap na rin kami ng malulugaran namin. Isang atong dating bahay na ginawang kainan, at kahit marami pa kayo ay pwedeng-pwede kayong kumain dito. Hindi pa nga namin alam nung una kung saan kami magpupesto dyan dahil marami din lamesa at upuan sa pinakasala ng kainan at nila. At kaya na rin siguro netong maka-accommodate ng 50 katao. Pero dahil gusto namin na medyo presko naman, ay dito na lang kami sa terrace nagpwesto. At sakto naman na may electric fan dito, kaya sinindi na to kagad ni Mr. Ay, Diyos ko, ano pa yung talaga ang electric fan nini? Pinagdikit na rin ng tatay ko ang mga lamesa dyan para isang lamesa na lang kami kakain. Kumuha na nga kagad si mama ng plastic gloves dyan dahil magkakamay daw yung tatay ko. At pinagserve na nga rin kami dyan ng unli soup ni kuya. At mukhang di naman ready ang tatay ko dyan dahil naka-plastic gloves na kagad siya kahit wala pa man yung order namin. At syempre hindi naman pwedeng hindi ko titikman ang unli soup nila dito. At gaya nga nito na iba ko nang nakainan na soup ng sinigang. At syempre hindi rin naman papahuli si tatay at si Mr. Jan na ginawang baso ang mangko. Ay Diyos ko, gawad ang kape. Charis. At sumating na nga dito ang order ni Mr. na sizzling sisig with rice sa halagang 75 pesos lang. At oo nga po, kakain po siya ng kanin for today's video. Madalang lang naman, at isang cup nga lang yan, at hindi naman siya nag-unli rice. At sinerve na rin dito ang pork tempo na para sa amin ni tatay na tig 90 pesos naman. At dumating na rin dito yung baba naming order, pork barbecue nga para sa anak ko sa halagang 65 pesos lang, at lechon kawali naman para sa mama ko na 75 pesos naman. Pwedeng pwede na nga to para sa presyo niya, at siguradong mabubusog ka na dito. Kaya tara na guys, samahan nyo kaming kumain. Hello? Pinicture pa nga kami ni Kuya dyan, at ipopost nga daw sa FB page nila. Diyos ko, di man ako ready. Charis. Mukhang nag-i-enjoy naman yung mga kasama ko sa pagkain nila, pero syempre mas nag-enjoy si Mister dahil after one month ay nakakain ulit siya ng kanin. At heto na mga anak ko, hindi yata makakakain ng hindi nakatutok sa cellphone. Ay Diyos ko, nung bata kami, TV na nga lang ang meron, bawal pang manood habang kumakain. At nung tapos na nga kami dyan, ay hinimas-himas na ng tatay ko ang tiyan niya, at busog na busog nga siya sa kinain niya dito. Sa oras nga to, ay marami na rin nagpupunta at kumakain dito dahil patok nga to sa mga tao dahil sa pangmasa niyang presyo. Nag-take out pa nga ako dyan ng pork tempo na para sa kuya ko naman na naiwan sa bahay. Nakakabait nga din ni ate na nag-take ng order namin, at si kuya na din na nag-serve ng pagkain namin. At umuwi na nga rin kami dyan, at pagdating namin dito sa bahay ni mama, inabot ko na kagad kay kuya yung pasalubok ko sa kanya. Diyos ko, bata magtampuya pag ekeseli. Dinala na rin namin sa kanya yung dira naming coke dahil kalahati pa nga to, at sayang naman. Diyos ko, sesela na kamot, ikap ang coke. Kaya hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye!